Maraming salamat sa inspirasyon ng musika na ating pong narinig at tunay na isang magandang bagay ang sumunod tayo sa ating Panginoon. Muli kong ipinaabot ang akin pong masayang pagbati sa lahat ng atin pong manonood sa iba't ibang mga tahanan at kung saan mang dako po kayo naroroon, ako po ay nagagalak na kayo po ay makasamang muli sa isa na namang mahalagang subject na atin pong pag-aaralan. Welcome again to this Positive Wellbeing Series na may temang Bringing Out the Best in You. Welcome po sa pangalawang gabi ng atin pong pag-aaral. Ako po ay nagagalak personally na nagpapasalamat po dahilan sa napakarami po nating viewers na sa unang gabi po ng ating pag-aaral at talaga naman pong nakakataba po ng puso na tanggapin po yung inyong mga magagandang mga comments at personally po ako ay nagpapasalamat po sa ating Panginoon at sa bawat isa sa inyo. Continue to share the love of God by inviting or sharing this episode po sa inyong mga loved ones, sa inyong mga kaibigan, ano po. At relax lang po kayo kung saan man kayo naroon sa panahong ito sapagkat meron na naman po tayong isang napapanahon na inspirasyon, mensahe na atin pong pag-aaralan na po. Habang kayo po ay nakikinig at nanonood po sa akin, marahil meron kayong mga nasa inyong mga isipan na nais ninyo pong parang gusto nyo mag-participate. Ano po? So you are free to share whatever idea or mga magagandang insight na inyo pong napakinggan dito po sa atin pong programang ito at whatever mga magaganda ano po na insight or reflection, you can share it with us po. Ano po? So again, thank you very much and welcome to another episode sa atin pong gagawing pag-aaral po ngayong gabi, ang Bringing Out the Best in You. At napakaganda po ng atin pong pag-aaral sapagkat this is very relevant, ano po, very timely sa atin pong kalagayan ngayon. Connecting while social distancing. Alam ko po na hindi po ito bago sa inyo because this is our present experience. Connecting while social distancing. Pero bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa inyo na yumuko kasama ko para po sa isang panalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa gabing ito, narito po muli kami upang mag-aral ng napapanahong pabalita, hindi mula sa akin, kung hindi mula sa inyo. Dakilang Diyos, marami pong salamat na ang Banal na Espiritu ang muling kasama namin upang magbukas ng aming mga kaisipan at madama namin, maging karanasan po namin, ang magagandang mensahe na inyong ipaabot sa bawat isa. Pagpalain po ang lahat ng na mga nanonood sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Naway sila din po ay makaranas ng karanasan na kasama ang aming Panginoon sapagkat kayo lang po ang aming pag-asa. Salamat po sa inyong pakikisama sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog sa inyo at pinasasalamatang tatanggapin po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Kumusta po ang inyong maghapon, mga kaibigan? Kayo na mga nanonood, napakabilis ano po, mabilis na lumipas ang mga sandali at ngayon po ay dumating na naman tayo sa isang pag-aaral kung saan ay nais ko po kayong in-invite. Ano po, anyayahan ko rin po kayo na makisama sa atin pong talakayang ito sa pamamagitan nga po ng inyong mga sarili-sariling insights or reflections na mga karanasan ninyo sa atin pong pag-aaral. Ano po, connecting while social distancing. Marahil ay hindi po bago sa inyo ang mga salitang Gen Z, Generation 2020, Internet Generation, na yung tinatawag nating iGen. We have also the Digital Natives, Screensters, and Zeds. Ano? Hindi ito bago sa inyo. Bakit po? Sapagkat this generation is tech-savvy and prefers to communicate using social media over direct contact with people. Sila yung henerasyon na nabibilang dito sa tinatawag nating first generation na ipinanganak into an integrated and globally connected world where the internet has always
has always been available. Ang tinutukoy ko po ay ang connected generation. Ito po yung tawag sa kanila. Yung mga binanggit ko sa inyo na mga pangalan, iisa po yung tinutukoy niyan, tumutukoy ito sa connected generation. Hindi ba nakaka-relate po kayo? Dahil maaaring ikaw, kaibigan, ay kasama dito. You belong to this connected generation. At sang-ayon po sa mga pag-aaral, nag-research po ako tungkol dito. Ano ba ang kaibahan ng connected, ng Gen Z? How is this different from previous generations? Napakarami nilang characteristics, ano? Marami silang mga descriptions. At kumuha lang po ako ng tatlo, ano po. Sabi sa atin pong pag-aaral, this Gen Z have never known a world without internet, cell phones, or iPods. Kasi nga po, pinanganak sila na nandiyan na yung mga gadget na ito. And they are tech-savvy and in constant contact with people 24/7 using different forms of media. At alam ko na po, nakaka-relate po kayo dito. And this generation also want technology that is easy to use and will solve their problems. Kapag sila may problema, gusto nilang makagumawa ng isang bagay, mag-bake or whatever gusto nilang gawin, ay pupunta lang sila sa internet. And this is a part of their lives. Kaya nga po itong Gen Z ay sila yung mga sabi ay yung may isang pag-aaral ano po si Nielsen noong 2016, sinabi po niya na 85% of millennials aged 18 to 24 and 86% of those 25 to 34 years of age own a smartphone. Mahalaga po yung research na ito dahil konektado po ito dun sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ano po? So again, 85% of millennials aged 18 to 24, ang anak po naming panganay ay kabilang dito. At maaaring kabilang kayo, ilan sa mga nanonood, dito sa 86% na kayo po ay merong sari-sariling smartphone. Ang isa pang maganda na nakita ko po, dito sa research na ito, ano po? Very awakening. This group spends 2 or more hours per day on a smartphone and is 43% more likely to browse the internet on mobile than on desktop. Kaya yung mga desktop ngayon na computer ay hindi na masyadong in sa mga kabataan lalo, especially the millennials. Dahil po, mas preferred nilang gumamit ng smartphone. And another research, this is from bankmysl.com, smartphone users 2020, this is the latest I think. Smartphone users reach 3.5 billion na po ang mga gumagamit ng smartphone. And maaaring kaibigan kasama ka dito. And it means 45.12% of the world's population owns a smartphone. Ganyan kakonektado na ang bawat isa sa atin. We are connected with one another in anywhere in the world. Kung ikaw ay may smartphone o meron kang mobile phone, pwede kang kasama dito and you belong to this 45.12% na gumagamit ng smartphones. Now, another statistics. 2.71 billion people in the world own a smartphone in 2019. That was in 2019 last year. And another is more than 5 billion people in the world own mobile devices. 5 billion people. And kids get their first mobile device around the age of 12. So, generally, ang isang bata na kapag umabot ng 12 years of age, meron na siyang sariling mobile device. Nakaka-relate ka, ano po? Maaari kayo nakaka-relate sa sinasabi ko. But this is the world statistics. Now, another. 194 billion mobile phone apps were downloaded in 2019. Ang dami, no? 194 billion. And two-thirds of the world is now connected via mobile devices. Ito pa ang isang revelation, ano po, according to research. Mobile owners worldwide will increase to 7.33 billion by 2023. Ilan po ba ang population na natin ng mundo? As of April 2019, dun sa research na aking nabasa, ay ang world population po ay 7.7 billion people.
So, ilang bilyon na tao ang gagamit daw po ng mobile device by 2023? 7.33 billion. So, almost everybody in the world will be using mobile device. So, ganyan po kakonektado ang bawat isa sa pagdating po sa information, sa mga knowledge, whatever apps are being downloaded. So, makikita po natin na talagang everybody is connected. Lalo na yung mga millennials, yung Gen Z, meron tayong Gen Y, at merong bagong bumangon na ngayon na generation na yung Generation Alpha. So, all these kind of generations po ay very connected at maaaring kayo na nanonood sa akin, talagang kasama kayo dito. Now, magkakasama kayo na nagpa-party, magkakasama sa school, magkakasama sa business, but everybody is using the mobile device. Now, ipinalabas po ng isa sa aming publication, ang Adventist Review, mayroong ipinalabas na isang article, ano po, about coronavirus. At it seems that coronavirus has encircled the world. Ano? Parang pinalibutan na niya ang mundo at biglang nagulantang ang mundo ng dahil dito. Everybody is connected physically and through device. But ngayon po na talagang ang mundo ay nagsasuffer at affected dito po sa tinatawag nating coronavirus, ay bigla pong nagkaroon ng it's a radical change. Ano po? Drastic change. Bakit? Dahil ipinalabas yung tinatawag nating social distancing. No? Papaano na ngayon? Yes, I have my mobile device, but I still want to connect with my friends physically. Malapit kami, we will have our party, we'll have our, you know, activities together. But because of this virus, ay pinagbawal po ang pagsasama-sama, kaya lumabas itong social distancing. What is this social distancing? This is remaining out of, you know, congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance, approximately 6 feet or 2 meters from others when possible. At ito po yung pinapractice natin, maging kayo nasa loob ng tahanan o kayo lumabas po, when you are permitted to go out, kailangan talagang i-practice natin itong social distancing. So we need to practice social distancing. What does it mean? So avoid non-essential travel. That's why dinidiscourage tayo na mag-travel tayo abroad. Kaya nag-cutdown na, nag-lockdown na ang halos lahat ng lugar. Kaya wala, canceled na po yung mga flights. And then avoid places where large groups of people are congregating. Wala nang mga, that's why kami po, meron kami mga malawakang buong Luzon na mga convention. Pinospone po namin iyon dahilan sa dito nga po we need to practice social distancing, and not only that, but we are to limit also any gathering that include high-risk individuals. Siyempre, kailangan nakamask po tayo. All the, you know, preventive measures na kailangan po natin gawin. So may kinalaman po ito sa pagiging connected natin. That's why our subject this evening is connecting while social distancing. Is it possible to connect, still connect, while we have this social distancing? Alam niyo po, ang tanong, kailan ba nagsimula itong social distancing? Meron pong record, alam niyo, sa Bible, na doon sa Leviticus chapter 13. Leviticus chapter 13, mababasa po natin dito na merong social distancing dito. Bakit? Alam nyo, at the beginning of this chapter, mismong ang Panginoon na nakipag-usap kay Moses at sinabi niya ang mga guidelines, dahil noon ay katulad meron tayong coronavirus ngayon, meron tayong COVID-19. Noong araw, meron din po, at yun yung ketong, ano? Yun yung leprosy. At sa chapter 13 ng Leviticus po, mga kaibigan, ay mismo ang ating Panginoon na nakipag-usap kay Moses para sabihin sa kanya kung ano yung mga palatandaan ng isang tao ay merong virus o merong disease na leprosy. Ano po? Paano nila malalaman? Oh, binanggit doon. Ang isa doon, kapag ang isang tao ay merong sugat, malalim ang sugat niya, merong white spots, and then yung balahibo ng kanyang skin ay nagiging white. Ano po? Ah,
Yan ay mga sintomas na ang isang tao ay merong leprosy. At merong instruction na sinabi. Ano po? Dito, sa verse 4, meron din pala dito ang ano. Sabi ko, wow. Talagang doon pa lang sa Bible, ano? This happened thousands of years back po. Pero talagang makita natin dito ang yung pinapractice din po natin. Why? Dahil, verse 4, but if the bright spot is white on the skin of his body and does not appear to be deeper than the skin, and his hair has not turned white, then the priest shall isolate the one who has the sore 7 days. Yung pala ang ginagawa nila. Kailangan i-quarantine for 7 days. Nasa Bible po yan. And this guideline ay nagsimula sa panahon pa ng mga ancient people, ancient generation. 7 days na siya ay i-quarantine. Observation po yan. Now, after 7 days, yan, sino po yung nag-ano? Wala namang doktor o kung sino man na medical practitioner na nag-check up. Kung hindi, binigyan po, ano, dinelegate ng ating Panginoon mismo ang mga priest, sinabi kay Moses, na ang mga priest ang silang mag-e-examine. That's why, on the second week, pagkatapos po ng first week, pagkatapos ng 7 days, lalapit muli ang pasyente o affected na ng sugat na yon sa priest, and the priest shall examine him on the 7th day, and indeed if the sore appears to be as it was and the sore has not spread on the skin, then the priest shall isolate him for another 7 days. Imagine that, di ba? Ngayon po, kino-quarantine for 14 days. It's in the Bible. First week, ikino-quarantine. Pagkatapos, titingnan ulit, i-check up. Oh, kung walang pagbabago at para namang hindi ganun lumalala, another quarantine na naman for another 7 days. Ano po? So, 14 days in all. At kung ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa dito sa Leviticus 13, if you have your time, go over this chapter. It's very interesting. May i-relate natin dun sa atin pong ano ngayon, karanasan ngayon. At kapag after 14 days, at titingnan ulit ng mga saserdote kung ano ang nangyari na, at kapag nakikita nila na talagang wala na at nawawala yung sugat at yung lahat ng mga palatandaan ay hindi na po nila nakikita, that's the time that the priest declare that yung taong yon ay clean na. Yan, makakaalis na siya. Pero kapag nakita nilang ang sugat ay lalong lumalala, ang quarantine niya ay hindi lang for 1 month or 2 months or 1 year, hanggang siya ay nabubuhay, naka-quarantine na siya. Naka-isolate na siya at hindi na siya pwedeng makisalamuha sa kanyang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. This is in Leviticus chapter 13, the Old Testament. Now, let's jump to the New Testament. Lucas 5, kapitulo 5. Gusto ko pong makita natin kung ano yung kaugnayan nito. At ito po ay inilagay ko sa wikang Tagalog. Ano po? Lucas 5:12 hanggang 15. Nais ko pong basahin. At nangyari, samantalang si Jesus ay nasa isa sa mga bayan, narito may isang lalaki na lipos ng ketong, at nang makita niya si Jesus ay nagpatirapa siya at namanhik sa kanya na sinasabi, "Panginoon, kung ibig mo ay maaring linisin mo ako." Verse 13. At nangyari, okay, 14. At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na sinasabi, "Ibig ko, luminis ka." At pagdakay, nilisan siya ng ketong. Sorry po, sa aking numbering, verse 15. At ipinagbilin niya sa kanya na huwag sabihin kanino man, kundi yumaon ka ng iyong lakad at pakita ka sa sardote at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo alinsunod sa iniutos ni Moises na pinakapatotoo sa kanila. So in this setting, makikita po natin, may isang lalaki na may ketong at
nagulat mismo ang mga alagad ng ating Panginoon, bakit siya nakalapit? Supposed to be, dapat malayo siya, isolated siya, pero lumapit sa ating Panginoon at nagpatira pa, he humbled himself, at sinabi sa ating Panginoon, Panginoon, maaari mo ba akong pagalingin? At sumagot ang ating Panginoon, ikaw ay aking pagagalingin. At nangyari nga po na siya ay pinagaling ng ating Panginoon. Datapat, lalo na't kumakalat ang balita tungkol sa kanya at nangagkatipon ang lubhang maraming tao upang makinig at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Okay, let's talk about leprosy. Sa mabilis lang pong paraan, ano po? This is a disease. Disease of the skin. Ano po? Pag sinabi natin disease of the skin, unclean, marumi siya. At siya, ang taong ito ay nakakaranas ng living death. Buhay, pero parang patay. Kasi hindi na siya makatrabaho ng normal na ginagawa niya. Siya ay naka-quarantine. Talagang naka-isolate siya. Hindi pwedeng dalawin at hindi rin pwedeng magpakita. And there is no human cure for this very depressing experience. This disease, wala pong, nung araw, wala talagang, ano, walang gamot dito. Walang gamot. And it is contagious. Nakakahawa po. And it is painful. Sobrang sakit. No? Napakasakit na isang taong may ketong, hindi niya alam kung paano siya hihiga, uupo, kahit na anong posisyon niya, hindi pwede. Lalo na yung mga lumalala. Alam niya naman po, kapag may ketong, unti-unting parang kinakain yung lahat ng laman, nawawala yung mga talukap ng mata, nawawala ang tenga, ang ilong, kamay, lahat ng mga daliri na ganyan. So hanggang sa siya'y mamatay, ikamamatay na niya ang sakit na ketong. This is a very depressing experience for a person who has this kind of disease. Now, sa Desire of Ages, page 262, nais ko pong ibalik doon sa social distancing. Ano po? Sumipit tayo ng ilang mga references para mas lalong maging maliwanag yung atin pong pinag-aaralan about social distancing. Noon, lumang tipan, bagong tipan, sa panahon natin ngayon, talagang itong social distancing ay nandun na. Desire of Ages, page 262. Like one already dead, he was shut out from the habitations of men. Whatever he touched was unclean, and even the air was polluted by his breath. Ganun po kalala ang leprosy nung araw. Talagang ang isang taong may ketong was shut out. No? Shut out. Ano pa? Away from his friends and his kindred, the leper must bear the curse of his malady. Away from his friends and loved ones. Ano po? And he was isolated. Talagang nakahiwalay from his family, cut off from the congregation of Israel, and was doomed to associate with those only who were similarly afflicted. Ang pwede niya lang makasama ay yung may katulad niyang sakit. Ano po? Nakakalungkot. Gusto kong ini-imagine ko po kung paano. Napaka-lungkot ng buhay. Talagang isang mapait na karanasan para sa isang tao nung unang panahon na ikaw ay mapawalay sa iyong mga mahal sa buhay at hihintayin mo na lamang ang kamatayan because of this. That was totally talagang social distancing. Ano po? Another one. Same page. One who was suspected of having the disease must present himself to the priests who were to examine and decide his case. So kahit sa bagong tipan ay kahit sa bagong henerasyon na kumpara dun sa sinabi ko sa kaninyo sa inyo sa Leviticus chapter 13 ay talagang yung mga priest pa rin, yung mga saserdote pa rin na magde-decide whether this person is already free from this kind of disease. Mahalaga po yon yung paglapit nila sa mga saserdote. Now, alam niyo po ba na ang leprosy ay inhalintulad sa kasalanan ng tao. 'Di ba? Yung virus, like yung virus, yung coronavirus ay inhalintulad ito sa isang kasalanan. Na po, na ayaw natin na magkaroon tayo ng ganun, pero
hindi na, minsan natin na-avoid, nagkakaroon, nagagawa natin magkasala, but at times it's intentional. Now let us see the parallelism. Ano po? Yung leper at saka yung sinner. Now, the leper dun po sa storya ay ang sabi niya, I must come to Jesus. Sabi niya, kailangan makapunta ako kay Jesus. Bakit? Sapagkat nabalitaan niya na itong si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit. Nais niyang marinig ang mga mensahe mula kay Jesus. Maaaring nung una, iniisip niya, sabi niya, gusto niyang makarinig ng mga mensahe ng pag-asa. Kung hindi man siya gumaling, ay makarinig siya ng mensahe ng pag-asa. Pero hindi lang ganun ang nasa kanyang kaisipan. At siya ay conscious sa kanyang disease. Alam niya na meron siya talagang ketong. At meron siyang pananampalataya kay Jesus. At dahil meron siyang pananampalataya kay Jesus, siya ay lumapit sa kanya at siya ay nagpatira pa. He humbled himself and he received the compassion and healing ng ating Panginoon. How about the sinner, mga kaibigan? Ang sinner, kailangan maramdaman din po natin, hindi lang basta maramdaman, kung hindi talagang tayo'y magpasya na lumapit sa ating Panginoon, makinig tayo sa sinasabi ng ating Panginoon, at maging aware tayo. Let us realize, let us come to realize na atin pong makita kung ano yung ating pagkakamali. Ang mahirap po kung bakit hindi tayo gumagaling dahilan sa hindi po natin tinatanggap na meron tayong pagkakamali. Mahirap po na sitwasyon sa tao yan. Yung hindi niya tinatanggap na meron siyang pagkakamali. Ano po? So as a sinner, we need to be conscious of our sins. And we also need that faith that Jesus can save. Dahil meron tayong pananampalataya na ang ating Panginoon lamang ang makapagliligtas sa atin, let us come to Him, repent, and obey His will. Ang paglapit natin sa ating Panginoon ay paghingi ng kapatawaran sa leprosy na nasa atin, and that is the sins that we possess. And by doing so, kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, ang Panginoon 100% tutugon sa atin pong mga pangangailangan at magkakaroon tayo, tatanggapin din natin yung compassion na kanyang ibinigay doon sa leper. Ano pa? Ang sabi po ng ating Panginoon doon sa leper, tell no one. Huwag mong sabihin sa iba. At ang sabi niya ay, pero yung joy, ano, yung kasiyahan na pinagaling siya ng ating Panginoon, hindi niya po yun ma-contain sa sarili niya. Hindi niya basta lamang sa sarili niya lang yun, kung hindi talagang yung joy ang nagpilit, ano, talagang yung kasiyahan niya ang nag-compel upang sa ganon ay ipsabihin niya ito sa mga tao. And ang sabi ng ating Panginoon, show yourself to the priest. Doon sa sardote, lumapit pa rin siya. No, iginalang pa rin ng ating Panginoon yung role ng saserdote para siya yung mag-declare na itong taong ito ay wala ng ketong. How about the sinner? Ang sabi ng ating Panginoon, when you are saved, you tell everyone your experience with the Lord. Ang Panginoon ang nagligtas sa atin. Let us have the joy of that salvation. Atin pong itanghal. Let us publish, ibalita natin sa mga tao ang ginawang pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. At ang Panginoon ang siyang mag-i-inspect po. Siya yung ating priest. Ano? Siya yung tumata yung ating saserdote, dakilang saserdote, na siyang nagiging tagapamagitan doon sa Ama para tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan. Di po ba karanasan natin yan kapag tayo ay mayroong pagkakamali sa isang tao? At kapag humingi tayo ng tawad at tayo pinatawad, di ba ang saya-saya ng ating pakiramdam? At gusto nating ibalita sa iba na tayo pinatawad ng ating ng taong nagkamali po tayo doon. How much more kung ang ating Panginoon ang siyang magpapatawad po sa atin? We need to tell everyone and publish this saving grace ng ating pong Panginoon. That's why sa John 3:16 po, binabanggit doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have
everlasting life. Sa Tagalog po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig, ang pagsinta ng ating Ama sa sanlibutan na kanyang ibinigay, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sa ganon malinis tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon po na tayo po ay nasa ating mga tahanan, let us have that experience like that of the leper, no? Kasi itong leper, kung babalikan natin, at nang makita niya si Jesus, ay nagpatira pa siya at namanhik sa kanya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring linisin mo ako. At siya'y po'y nilinis ng ating Panginoon. Huh? Jesus is very willing, ano po, and able to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Desire of Ages, page 262. Gaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, deep-rooted, ineradicable, deadly, it was looked upon as a symbol of sin. Leprosy was, during that time, was a symbol of sin. At pwede nating i-relate na itong virus na kumakalat na ito ay sumisimbolo din ito sa kasalanan. Ayaw natin nito sapagkat maaring ma-isolate tayo sa ating mga mahal sa buhay. This is a symbol of sin. Like leprosy, there is no cure for the sin of the people. Maano po ito? Mahigpit ito. This is a very strong statement. Like leprosy, there is no cure for the sin of the people. Maniniwala po ba kayo, mga kaibigan, na ang kasalanan natin ay wala pong kagamutan dito? Once na tayo nagkasala, katulad ng leprosy, na wala nang kagalingan o wala nang kagamutan. Pero ngayong gabi, sa atin pong pag-aaral, sasabihin ko po sa inyo, meron akong ibabalitang good news sa inyo. Sin is the leprosy that many people suffer from and we are doomed to die. Hindi po yan ibabalita ko sa inyo. Bahagi pa rin ito ng pagkakaroon natin ng kasalanan na tayo'y nagsasuffer dito. Maraming mga tao ang nang dahil sa kasalanan, they are doomed to die. Ha? Literally. No? Kapag sila ay patuloy na gumagawa ng mga kasalanan, mga krimen, talagang malapit po sila sa kamatayan. Pero kahit hindi krimen ang ginagawa natin, sabi doon, kahit anong kaliit, kasalanan pa rin po yan and we are doomed to die. But the good news nga po, yung John 3:16 na sinabi ko sa inyo kanina, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And while we are alone or with our family in our homes, let us spend time with God and reflect the meaning of John 3:16. What is the meaning of John 3:16 to me? Ano ang kahulugan nito sa akin? Mahalaga ba sa akin o naririnig ko lang? Common na lagi natin naririnig? Minsan sumaki ako sa LRT, may nangangaral ng John 3:16 sa loob ng bus, John 3:16. Ito po ba'y parang common na lang sa atin? Ngayon po na tayo ay nag-aaral ng mga bagay na ito, this is the best time for us to reflect on the beauty and meaning, the wonder, ano po, nitong John 3:16. Desire of Ages, page 266, the presence of Jesus has healing virtue for the sinner. Whoever will fall at His feet, saying in faith, Lord, if Thou wilt, Thou canst make me clean, shall hear the answer, I will be Thou made clean. Ang subject po natin ngayong gabi ay connecting while social distancing. Ang isang magandang bagay na maaari tayong makakonect kahit tayo po ay hindi natin kasama ang ating mga kaibigan, first is let us connect with Jesus. Because with Jesus, there is no such thing as social distancing as long as we are willing to come to Him. Diba? May healing sa ating Panginoon. Sa 1 Juan 1:9, may sinasabi po sa atin, when we come to Jesus at ipahayag po natin ang ating mga kasalanan sa Kanya,
ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, magpakumbaba tayo. Hihingi tayo ng kapatawaran. Patatawarin po tayo ng ating Panginoon. Kaibigan, meron pa po ba kayong mga iniisip na mga kasalanan na hindi nyo pa po na ilalapit, na ipapahayag sa ating dakilang sasardote, ang ating high priest, ano po, ang ating Panginoon? Ilapit po natin sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin. Ngayon po, ano, tayo ay nasa loob ng bahay natin, marami tayong pwedeng gawin, pero marami ding mga tao na parang walang, hindi nila alam kung ano ang gagawin. This is the best time for you to come to Jesus at ipahayag po natin ang ating damdamin. Kung meron tayong mga iniisip na mga pabigat sa atin, ay mga suliranin natin, may mga panukala tayo, hindi natin po alam ang gagawin natin. Whatever you have na burden ninyo, concern nyo, or cares nyo, lumapit po tayo sa ating Panginoon at siya'y handa na tulungan po tayo. So, nandun yung forgiveness ng ating Panginoon. When we come to the Lord and ask and repent from our sins, nandun yung forgiveness ibibigay sa atin. Mabilis lang po. Forgiveness is the acceptance of our own brokenness, yours and mine. Forgiveness is letting go of unrealistic expectations of others and of the desire that they be other than they are. Liberating others to be themselves, not making them feel guilty for what may have been. Ano po? Ito ang ibig sabihin ng forgiveness. And pag sinabi natin pong forgiveness sa Acts 4, chapter 4, verse 12, kanina po binanggit ko sa inyo na itong leprosy nung araw, wala po itong cure. Ano? Kapag ang isang tao nung unang panahon ay mayroong leprosy, talagang hihintay na lamang niya ang kanyang kamatayan. Katulad din naman po ng kasalanan, kapag ang tao ay may kasalanan, bago dumating ang ating Panginoong Hesus, talagang there was no cure. But because of Jesus, it's only Jesus who can save us. Wala nang iba. Ano po? Acts chapter 4, verse 12, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. It's only Jesus. Only Jesus. It's only Jesus. Walaan pong ibang makakagamot at makapagliligtas sa atin dito sa deadly sins, kundi ang ating Panginoon lamang po. Kaya po napakahalaga na tayo po ay merong ganitong tema. Sa Seventh-day Adventists ay meron pong isang article na ipinalabas ang isang author and po sa Adventist Review noong March 19, 2020 na may kinalaman pa rin dito sa ating subject na connecting while social distancing. There are 12 things Seventh-day Adventists can do during quarantine, and I suggest that this is not only for Seventh-day Adventists but to all our friends who are watching right now. Para po sa ating lahat ito, ano po? Mabilis lang na akin pong babasahin. Be thankful, memorize scripture, be thankful. Ibig sabihin ng be thankful, maging magpasalamat ka na kahit ikaw ay naka-quarantine sa inyong bahay, ano ay marami tayong gustong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Memorize scripture, enlarge your list of prayer requests, brush up on that neglected habit or activity. Baka meron kayong nakaligtaan ng mga gawain pwede niyong gawin ngayon. Baka gusto niyong mag-aral, ipagpatuloy yung pag-aaral niyo ng piano or any musical instrument, pwede niyong pong gawin sa panahong ito. You may also carve out some daily time for solo or family singing. And you can also be intentional about family conversations. And make at least one specific positive change to your health. Okay, pakita po natin sa ating slides. These are some of the suggestions that we can do while we are inside our homes. Ano? And napakahalaga po na let's think of profitable things that we can do while we are
inside our homes this time. Ano po? So, let us be positive. Katulad ng pinag-aralan natin kagabi, let us be positive. Hindi tayo nakafocus sa mga negatibo na mga bagay. Kung hindi, tayo po ay naroon sa kung ano yung magagawa natin. Let's maximize our time na magawa natin yung pinakamabuti because the Lord will be pleased. Gusto natin purihin ang ating Panginoon. Ano man yung religion po ninyo, lahat tayo ay naniniwala na merong Panginoon na nagligtas po sa atin. Kaya nga po, this time, ngayon po ay panahon para magmuni-muni tayo kung gaano kabuti ng ating Panginoon sa atin. And for our reflection po, no, for our reflection, sa lahat ng mga pinag-aralan po natin ngayon, ay kasi ang tanong ng iba, can I still connect while I am distant, ano, from my loved ones? Yes, we can still connect with our loved ones in this time of crisis by sharing the wonderful lessons we receive through life lessons. Ano po? Pwede natin po itong ibahagi sa atin in our own different ways. Ano po? Hindi ko na babanggitin sa inyo, kulang po yung ating time. And we can still connect with our loved ones and friends by sharing the love and forgiveness of God. Diba? Ginagamit pa rin natin yung atin pong mga cell phones, mobile phones, ano po, mga mobile device. Ginagamit pa rin po natin. We can still connect with them through social media. And what are the subjects of our conversations? We can still connect with our loved ones and friends by sharing the love and forgiveness of God. Ano po yung reflection natin sa ating pag-aaral? We can still connect with others by sharing hope and support to those who are broken, discouraged, and helpless. Kagabi po, ay binanggit ko sa inyo na sa panahong ito ng COVID-19 ay marami pong mga tao, kanina lang meron akong nabasa na talagang ako po ay umiiyak yung aking damdamin na isang batang doktor namatay, nagsisilbi, namatay siya, ano po, dahil dito sa virus na ito, talagang ang pamilya, they are broken, discouraged, and helpless. Marahil, ito po ang panahon para po ma-encourage natin sila. Ano po, hindi kailangan sermonan natin sila, but our presence is enough, ano po, to let these people feel that we love them and we care for them. Another is, we can still connect with others by sharing what God has given us. Napakarami pa rin pagpapala. Ano po, minsan nga sa aming hapagkainan, sabi namin ay parang hindi naman tayo naghihirap. Marami pa rin tayong pwedeng kainin. Ano po? So, there are lots of blessings that the Lord is giving us, has been giving us, ano po, day by day. And not only material blessings, but mga blessings na hindi natin mabilang. Ano po? So lahat ng ito, we can share with others. Ano po? And we can also connect with our fellow workers, business groups, like through teleconference, group chat, and other online communications. Ginawa po namin yan. One time, we had merong mga teleconference, nag-meeting kami, nag-interview kami, and ginawa po namin ito through teleconference, and this is possible. So we can still connect while social distance is being imposed. Ano po? So we can still connect with our loved ones, with our friends through different medium, ano po, ng avenues of communication. And another is, because we are talking about sin, If we still live in sin, there is social distancing from our loved ones. Ano po? Diba, pag pinag-usapan natin yung kasalanan, may mga kasalanan kasi na talagang kailangan i-isolate ka. Halimbawa, yung mga kailangan i-rehab, yung kailangan nasa bilangguan dahil gumawa sila ng kasalanan, nandun yung social distancing from their loved ones. But even if we are not imprisoned literally doon sa mga prison cells, kapag tayo ay may kinawang kasalanan, nandun pa rin yung social distancing. Ano? Para bang hindi tayo lubusang makapag-usap sa isang taong napagkasalan natin dahil meron nga po tayong pagkakamali. But if we come to Jesus, our priest,
we can be cleansed. Yun po ang magandang balita. Ano po? If we repent of our sins, our great physician is willing and able to forgive us and make us whole again. Ang ganda, kaibigan, ano po, itong ating lesson na pinag-aaralan ay talagang akmang-akma sa atin. Bagaman nandyan yung virus, nandyan yung COVID-19, nandyan na iba't ibang mga sularinin ng pamilya natin, but still, ano po, sabi nga po ay the best is yet to come. Maging ano pa rin tayo, maging proactive pa rin tayo and positive. And above all, for our reflection, we can still connect with Jesus at any time to pour out ourselves for forgiveness and healing. All of us are being inflicted or affected by the virus of sin. Mga kaibigan, I am inviting you to come to Jesus for healing, for forgiveness, for reconciliation. At kapag tayo ay maganda ang relasyon sa ating Panginoon, ang relasyon natin sa ating kapwa, sa ating loved ones, sa mga tao ay magiging maayos din because of our good relationship with Jesus. Nais ko pong tapusin two verses from John chapter 15. Ang sabi po dito, abide in me and I in you. That is connection. Abide in me and I in you. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. This is an invitation of Jesus. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Napakaganda pong pangako ng ating Panginoon. There is always connection. Ano po? And now that we have this social distancing, we can still connect with our loved ones. Sa pamamagitan ng mga binanggit ko po, ano po? So, kaya nga po nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo, sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa ating ginagawang pag-aaral na ito. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, after this, pwede po kayong mag-share sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga loved ones about your reflection. Ang mensaheng ito ay mula sa ating Panginoon. At nais ko pong pasalamatan kayo sapagkat kayo'y nakinig at talagang inyo pong inunawa ang mensahe ng ating Panginoon. Naway maging buhay na karanasan ito sa bawat isa sa atin. At bukas ng gabi, nais ko pong anyayahin muli kayo sa isang napapanahon na namang pabalita mula sa ating Panginoon. Tapusin po natin ito sa isang panalangin. Minamahal po naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat napakabuti niyo po sa amin. Marami pong salamat dahilan sa ipinakita niyo po sa amin, ipinadama niyo po sa amin that you are always available and willing and able to connect with us. At samantalang kami po ay nag-aaral ng inyong mga banal na salita, naway maging inspiration po ito sa aming mga buhay upang anuman ang aming maging karanasan, maraming mga suliranin ay amin pong tanggapin at isakabuhayan ang pangako ng aming Panginoon na wala kaming dapat ipangamba sapagkat kayo po ay nasa amin at ililigtas niyo po kami sa lahat ng mga kasalanan namin. Salamat po na pagpapalain niyo ang lahat ng aming mga manonood. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bukas ng gabi, nais ko po kayong anyayahan sa isang subject na may pamagat, wellness via authentic happiness. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.